may stress tayo kahanap ng work. Eh, ikaw, hindi ka pa gumagraduate. May work na lang. Thankfully, oo. Yeah. Pero syempre, nag-worry din ako kasi nandiyan na yung, ano, yung opportunity yes. knocking at your door. Tapos, parang hindi ka pa ready. So, baka mawala eh. Pinagdasal ko lang na sana nandiyan pa rin yung opportunity kapag graduate na ako. Oh, and, yun. Kung sa'yo, sa'yo talaga. Nandiyan talaga. Nandun pa rin. Miss Maris, bata pa lang po kayo. Gusto niyo nang maging TV journalist? Hindi. Gusto kong maging doktor. Paano po napunta sa journalist? Yun pala, kinuwento sa akin ni Mami na nung mga 4 years old ako, mahilig kasi si Mami manood ng news. Mm-hmm. News program. So, subconsciously, nandun na rin pala siya sa mind ko. Kasi, lagi ko raw tinuturo sa Mami ko na gusto ko maging ganun nung bata ako. Pero, ang natatandaan ko talaga, gusto ko maging doktor. Kaya, talaga. Ang initial nga na course ko, nag-pre-med pa ako eh. Nag-pharmacy pa ako. I took up, baka akala ng nanay niya, yun ang gusto niya, reporter. Hindi niya alam, ini-interview yung doktor. Anong doktor ang reporter? Ang sinabi sa akin ni Mami, akala ko ba gusto mo maging doktor? Sabi ko, pareho. Pero ikaw, kung papipiliin ka, halimbawa, if you had a chance, doktor ba pag-doktor or talagang dito na sa... Sobrang masaya na ako dito sa... kung nasaan ako. Kaya... Bakit? Kasi dito ko nahanap. Kailan? Hindi ba mahirap nung nararamdaman mo na meron siyang gusto tapos nasa trabaho ka? Parang naiilang ka ba? Baka hindi ko magawa yung... Hindi, tagal namin kasi magkaibigan. Parang mga 10 years, tapos wala naman. Ito naman pala, tagal nyo na pala. Ang bagal naman. 10 years. Nagkukunwari lang. Ano ba inaantay? So, hindi ko talaga na-realize until dumating yung moment na yun. Pero, yun naman, nasa... Asama na tingin. Nasa tamang edad naman na sila. So, okay na yun. Pero, bilang ikaw, Maris, syempre, hindi ka naman... Pagka reporter, nag-feel, di ba? O lalo na pagbago, di ba? Tapos until babae, now. Until now. Pero yung before, yung bago-bago pa lang, babae pa. Tapos, you know, hindi ba nakakatakot? Siyempre nakakatakot din. Pero nandun din kasi ako dun sa talagang yung curiosity ko for thrill. Tsaka yung gusto ko yung mga adventure. Mm-hmm. Pero nakakatakot kasi initially, parang mga 22 or 23 years old ako, napadala ako sa Mindanao. Tapos nag-cover ako sa Abu Sayyaf. Hala ka. As in, nung mga moments na yon, yun yung time na nagkaroon ng lull dun sa mga gera dun sa Mindanao. So, nagsiuwian yung mga senior. Yan, isa si Rafi dun sa mga nagsiuwian sa Maynila. Tapos, talagang yun, in-emphasize mo na senior siya nun, ha? 23 ka, ha? Hindi naman, not so senior. Kaya lang kasi siya, siya yung isa sa mga war correspondents namin. So, napadala ko dun. Tapos, nagkataon, yun yung time na napatay si Martin Burnham, tsaka si Edibora Yap. Tapos yung si Gracia na rescue, yung 3 remaining hostages ng Abu Sayyaf. Nangyari yun nung time na nandun ako sa Mindanao. So, talagang nagkaroon ako ng break na sobrang bata, bago, tapos bigla sa Mindanao ka na padala. Mas tumibay ka ba ron o mas natakot ka? Kasi kung natakot ka, mag-quit ka na eh. Hindi ako natakot. Mas tumibay ka? Talagang... Nung sinabi nga ng boss kung kailangan ko parang ng backup, sabi ko, okay lang ako, kaya ko. Ano sabi ng magulang mo naman yan? Sabi niya, umuwi na raw ako kasi every day, sumasakay ako sa either Huey helicopter, tapos o kaya sa mga, yung mga armored personal carrier, yung sa mga sundalo, yung malalaking mga ganun, tapos o kaya sa mga malalaking truck, tapos sobrang bata nung itsura ko, tapos karamihan ng mga kasama ko, yung mga photographer, mga cameraman, mga balbasarado, ganyan. So parang natatakot siya na baka mamaya daw, kapag sumakay ako sa mga ganun, baka kami yung easy target Lalo ng ka mga na. Kalaban. Kasi syempre, puno ng mga sundalo, so easy target siya, tapos nandun ako sa gitna ng grupong yon. So sabi niya, uwi ka na. Sabi ko, ma, hanggat nakikita mo ako, napapanood mo sa TV, ibig sabihin, buhay ako. Ano sa palagay mo, ang nakita ng GMA sa'yo na talagang hindi ka pag-graduate, niniligawan ka na, kumbaga. Oo. Samantalang yung ibang mga graduate na mas kondyan, a journalism, ay pahirapan kung maka-apply. Minsan, di pa natatanggap. Binulong na raw ni Rapi yun eh. Siguro nung eh. Binulong na, pinahanap ka talaga. Ano sa kalagay mo, Miss Maris? Siguro kasi talagang parang
parang ever-present ako. Parang laging nakikita nila ako na siguro nagsisipag, ganyan. Tsaka very persistent, eager, determined, ganyan. So, siguro nakita nila yung aspect na yun sa pwede akin. Pwede to. Meron ka bang sineset ng mga boundaries, you know, pag sa... Especially pag pupunta ka sa mga field, ganyan. Wala naman. Strike anywhere ako eh. Ay, maganda yan. Cowboy. Hindi, pero ngayon... kahit saan. Dapat, kahit na anong coverage. Mm-hmm. Pero yan, dalawa na kayo ngayon. Hindi nyo ba minsan napapag-usapan na, na isa sa atin na tumigil? Kasi lagi kayong dalawa. Kayo, sabi nga natin, kung delikado, dalawa kayong delikado eh. Actually, ngayong mag-asawa na kami, parang doon ako mas natatakot kapag halimbawa pinapadala siya. Kasi syempre parang, di ba? Misis na misis. Pero kung ako yung pinadadala, mas okay, mas gusto ko. Mas gusto mo pag ikaw, pag siya mas natatakot ka. Parang natatakot ka kasi syempre pag ipapadala siya sa Mindanao, lalo na nung sa Marawi, di ba? Nagkaroon ng giyera sa Marawi. Tapos may mga, talagang pwede kang ma-caught in a crossfire, ganyan. So, siyempre natatakot ka. So, dasal-dasal ka lang. Kasi hindi ko rin naman siya pwedeng pigilan. And at the same time, siya rin naman, hindi naman niya ako pinipigilan. So, hindi naman naisip, hindi man namin naisip na patigilin ng isa ang bawat isa. Kasi yun na yung sayang. Work niya. Thank you, Maris. Thank you so much. Thank you. And Albert. Galing mo, Brad. Ay, eto na. Hello po. Bakit sa baguette? Pakilala po. Hi. Ako po si Gorgie Rula, taga Makati po. Ano nga ba? Kasabihan. Good or bad publicity, sabi nila, is still publicity. Mm-hmm. Good or bad publicity is still publicity, sabi nila. Sabi nila. But sabi sometimes, mo. Minsan, ang bad publicity sa pina ang buwelta. Ay, yun ang mahirap. Yun ang mahirap. Pero, ang tanong! Ba si Albert na hindi pinili si Gorgie? Oh! Buti na lang, kung hindi minus, 15,000 pesos. Okay. Ilan taon ka naman nag-start? 33. Yes. Kasama yung work ko before. Ano work mo before? Sa publishing house. Mm-hmm. Pero, yung mga libro, ganyan, tapos may mga posters. Kaya pero, dun sa printing na yun sa publishing house, karamihan mga taga-showbiz yung mga nagpapagawa doon. Mm-hmm. Mga posters, ganyan. So, marami ako nakilala sa showbiz. Plus, mahilig talaga ako sa showbiz. Kasi karamihan naman sa mga movie press talaga, mga entertainment reporters, ay... mga fan talaga. So, yes. Diba? So, mahilig talaga sa showbiz. Mahilig so, sa showbiz. At saka mahilig din talaga ako magsulat. Mm-hmm. Nung bago ka po, nung pinakabagong bago, sino yung, sabi mo nga parang fan ka, diba? Sinong artista yung pinakagustong-gusto mo nun? Lorna Tolentino. Lorna T. Fan naman talaga ako ni LT. Tama-tama, nung time na yon, nung pagpasok ko, naging paborito ko ni Lolit. Mm-hmm. Tapos kasi yung sinusulatan ko, yung unang diary na sinusulatan ko, paborito rin niya at close dun sa editor. So parang ako madalas ang napapapunta doon, nagko-cover. Pero yung pagsa-start ko talaga, kasi mga 93, 94, yun yung pumutok yung malaking iskandalong Manila Film Fest scam. Take it. Oo, so siguro hindi pa yan alam nun ni Namin, di ba? Ako rin, nag-google ko lang din yun. Ako rin, nakailan ko lang. Si AK lang nun. Hindi ako nabalita ako lang. Si AK lang nun ang alam na alam, di ba? Uy! Pinabot siya ang Gorgie, ha? Ida, di ba? Take it. So yun, so dun ako na sisinay Lolit doon yung... Ang siya naman talaga yung kapural nung... kapural! Nung scam na yun, nung Manila Film Fest scam, inamin din naman niya. Kumbaga nasaksihan ko yun lahat. Nung nag-start, parang nag-witness ako dun sa kaso, nagkinuha akong isa sa mga witness, na-experience ko yun lahat. Parang ewan ko ba, bakit nung pag-start ko, parang ang daming gulong... Nangyayari. Ang daming mga malalaking istorya na tinutukan talaga,
hindi lang sa showbiz, kundi naging national issue. Baka naman ikaw lalo na yung Manila. May hatid. Parang may tala akong sumpa. May hatid. Baka nga, ano? Ang saya pala rito, nag-aaway ang dami. Boy, pero speaking of, di ba, siyempre sabi niya nga, di ba, maraming mga, yun na, iskandalo, you know, yung na talagang ka. Pinag-uusapan ng lahat. Mm-hmm. Pero bilang isang showbiz reporter, masaya ba yun na, halimbawa, babalita mo yung... Eh, siyempre, sabi mo diba, nga. Lalo na sa tabloid, di ba, yung mga sinusulatan. Mm. Di ba, ang gusto naman talaga basahin ng mga tao, karamihan. Chismis, gulo, away, hiwalayan. Yeah. Yes. Di ba, mga ganun nila, di ba? Iskandalo talaga yun ang type nila. Nabubore sila ng mga, ng okay sila, love team. Sa kasalatan Epa mga Borgs, drama may tanong nga ako. Bilang reporter, okay. Yes, maliban sa mga, siyempre, sa mga artistang nasa ward ni Nanay Lolit, na dapat protektahan. Meron ka bang mga artista rin na dahil mabait sila ay hindi pwedeng galawin, hindi pwedeng isulat ng maganda? Ng hindi maganda? Marami. Kung baga puprotektahan mo kahit hindi mo friend pero mabait. Oo, hindi, marami talaga. Kasi alam niyo sa mga artista, I'm sure alam din naman ninyo, kahit si Paolo, di ba? Kapag totoo lang sila sa mga movie, sa mga reporters, ano naman yun? Huwag yun na lang isulat. Di ba gano'n? Oh, forgivable. Nire-respeto yun ng mga press at hindi naman din talaga isusulat. Kung, kaya nga kasama yun sa pakikisama, di ba? Nakiki-PR din ng mga artista. PR din nila dun sa mga press para pakikisama nila, para din proteksyonan kung sakali, kung kailangan nila ng proteksyon. Mm-hmm. Thank you, Gordy. Thanks. Thank Salamat. You. Salamat. Hindi naman ga... Si Mangtani. Ano? Pausapin na natin si Mangtani. Gusto ba si Mangtani na? Paala po kayo. Oh, sige. Paala po. Sige, Mangtani. Go. Alala po. Nathaniel Mangtani Cruz po, taga San Andres. Pero kumisan dito ako sa Quezon City. At yung ating kasabihan, yung golden rule. Gawin mo sa kapwa mo yung gusto mong gawin nila sa iyo. Yun. Tama. Yes. Tama ba si Albert na hindi pinili si Mangtani? Yo! Yo! Minus 10,000. Mangtani, kayo po, kailan kayo nag-star? Ilang taon po? Ilang taon kayo? Actually, sorry po, tinatalo namin taon. Kasi nagsimula akong maging forecaster after graduating in college. So, 21 years old. 21 years old. Tapos nung 22, nagkatapos kong mag-training, nagre-report na ako, pero as a forecaster.